Hello guys! Welcome back po sa channel ko, Marchi Vlog. So yun guys, no, bali meron akong isi-share sa inyo na medyo bad news to guys, no? Kasi di ba kahapon lang sinabi ko sa vlog ko na yun nga tungkol sa pagkaka-extend ng ating quarantine na sabi ko nga eh magpasalamat na lang tayo at hindi tayo nato-total lockdown, di ba guys? And then kagabi sinabi sa akin ng anak ko na baka raw magkaroon ng total lockdown dito sa Cavite guys. And then, kaninang umaga, merong ipinasa sa akin yung anak ko na parang pinadala to sa Facebook ni Governor Remulla dito sa Cavite, no? Na magkakaroon daw kami, guys, ng 14-day strict quarantine. At ito ay papatupad dito sa Cavite nga, guys. Starting April 30, 12 midnight, hanggang May 15, ng 5 AM, guys. So, hindi pa namin alam, guys, kung anong ibig sabihin nito, no? Basta ang nakalagay lang dito is 14-day quarantine. Yun guys. And then mamayang gabi raw eh, ilalabas nila or ilalahad nila yung guidelines para sa 14-day strict quarantine na ito. So yun guys, no, ang lahat ng tao ay napapaisip na ano nga ba ito. Kasi sa totoo lang naka-lockdown tayo ngayon, naka-quarantine. So ano pa yung ibig sabihin nitong 14-day strict quarantine na ito, di ba guys? Siyempre, napapaisip kami lahat ng mga taga-Cavite. Kasi guys, nakapost na to sa Facebook, no? And then, napakarami nang may alam. Kaya nga, kagabi guys, alam nyo naman, nagtatrabaho tayo kay Lolo. Almost, magta 2 AM na yata ako nakatulog guys, no? Gawa nang nag-edit ako ng, alam nyo na, nagtatrabaho nga tayo sa pag-edit. And then, gumising ako guys ng 4:30 AM. Dahil sabi ko nga, gagayak ako para mamili. In case na magkaroon nga guys ng total lockdown na almost 14 days, eh meron kaming stock na makakain, no? Kaya ayun guys, no? Bali, gumising ako ng 4:30. Imagine, 2 AM na ako guys natulog and then bumangon ako ng 4:30 AM. Kasi nga guys, no, palaging maraming tao sa palengke. One time, umalis ako ng 5:30 guys, eh pagdating ko ng palengke, grabe, ang dami na agad tao. Kaya sabi ko, baka pagka mga 5 AM ako umalis eh, hindi pa ganun karaming tao. And then, nagkamali ako guys. 5 AM umalis ako, mga 5:10 or 5:15 nasa palengke na ako guys. Madilim-dilim pa talaga guys. Sobrang kapal ng tao guys. And then, siguro nga guys, ang dahilan is yung mga nagpa-panic buying guys ang mga tao dahil nga magkakaroon ng total lockdown. Yun ang nasa isip nila. And then, nagpapatay-mali siya ako sa palengke na sabi ko sa mga suki ko, bakit ang daming tao, ang aga-aga pa ako? Dati naman, 5:30 pa dumadami yung tao, ang aga pa ako, 5 AM. Almost past 5 lang nun, guys. Sabi, magkakaroon nga raw ng total lockdown. Yun daw ang balibalita, yun daw ang usap-usapan dito, guys, sa palengke sa amin, sa Cavite, no? Nakakalungkot talaga, guys, yung mga nangyayari sa atin. Imagine, sa talang buhay natin, guys, ngayon lang tayo experience ng ganito, no? Ano pa kaya yung mga susunod na mangyayari? Siyempre, nasa isip natin lahat yan. Natatakot na tayo. Yung kalaban natin dito is hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung sino-sino na ang meron. Kung sino-sino sa mga nakakasalamuhan nating tao ang meron. Kaya napakahirap, guys, diba? Kaya sana naman dyan, dun sa mga pasaway dito, no? Dun sa mga pasaway sa ating lahat. Mapa-Pilipino man tayo or ibang lahi tayo, no? Sana naman sumunod na tayo. Kasi parang hindi naman to para sa kanila, doon sa mga nakakataas sa atin na laging nagpapa-implement na sumunod tayo. Hindi naman to para sa kanila lang, guys. Para to sa ating lahat. Katulad niyan. Malalaman pa namin mamayang gabi kung ano nga yung guidelines na ilalabas nga nila. So, sana naman eh, kahit na total lockdown to. Total lockdown to, guys, no? Kasi merong sinabi din doon sa palengke na kahit total lockdown to, pwede pa rin naman daw mamalengke na by barangay, ganun. Ang mangyayari, halimbawa, itong barangay namin, may araw kami ng pamamalengke, yung ibang barangay, may araw sila ng pamamalengke, ganun guys. Kasi, ang hirap talaga kung total lockdown to, talagang sa loob ng 14 days, guys, walang lalabas ng bahay, as in, walang bibili ng pagkain, sarado lahat, walang mapibilihan. Sobrang hirap. Kaya sana naman eh, hindi total lockdown to, guys, no? Malalaman namin mamaya yan. Ayan. So, yun guys, no, bali, shinare ko lang sa inyo yung nakaganapan dito sa amin sa Cavite tungkol nga dyan sa update ng COVID-19. Ayan. So, bali guys, magluluto ako ngayon ng miswa patola with bola-bola. Ayan. Or with meatballs.
Kaya samahan niyo ako guys, no? Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin ko. So yun guys, no? Bali, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng miswa patola with bola bola or miswa patola with meatballs. Ayan, syempre kailangan natin guys ng patola. Ayan, and then ito yung ating miswa. Ito guys yung gagamitin kong pork balls, no? Or meatballs. Or yung bola-bola. Ito guys, yung binili ko dati sa Robinson nung nag-grocery ako doon. Yung pork balls ng Marby. Ayan. At gagamit ako guys ng dahon ng sibuyas. Ayan. Kailangan natin ng bawang at sibuyas. Gagamit tayo ng paminta, 4 cubes. And then, ang pinaka-pampalasa natin dito is patis. So, yun guys. Bali, ayan yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng miswa patola with meatballs. So, yun guys. No, bali, magpapainit na ako ng mantika. So yun guys, nabali ang una natin gagawin is ipapry muna natin itong ating mga meatballs. O yung ating bola-bola. Hindi ko mawari yung amoy niya guys, no? Amoy alak na hindi ko maintindihan. Guys, no, bali, pwede na natin itong hanguin. Pinagtrituan natin ng meatballs. Dito na rin tayo magigisa ng ating bawang at sibuyas. Antayin lang natin medyo mag-golden brown ng ating bawang. Pag naluto na guys yung ating bawang at sibuyas, lalagyan na natin ito ng tubig. Ayan guys, no, bali kapag nalagyan na natin ng tubig yan, hintayin lang natin yung kumulo guys. And then para mas mabilis yung kumulo, taktan muna natin guys. Ayan. So yun guys, no, kumukulo na. Bali ilalagay na natin yung ating bola-bola or yung ating meatballs.
guys, no? Masarap to. Pwede na natin ilagay yung ating pork cubes. Bali, haluin lang natin guys, no? Hanggang matunaw natin yung ating nilagay na pork cubes. Then, pagkatapos niyan guys, tatakpan muna natin yan, no? Mga 10 to 15 minutes hanggang sa maluto na yung meatballs natin ng tuluyan. Babalikan natin yan guys, no? After 10 to 15 minutes. So yun guys, no? Bali, ayan. Kapalagay ko, luto na yung ating meatballs. Pwede na natin ilagay guys yung ating miswa. Close ko na lang siya guys. Madali lang maluto itong miso natin, guys. Ang bango, guys. Naamoy ko na ang bango. Ayan. And then, ilalagay na natin yung ating patola. Guys, pagkalagay natin ng patola, pwede na natin lagyan ng patis. Bali, ito guys yung pinaka-pampalasa natin. Hindi na tayo gumamit ng asin. Ayan. And then, lalagyan ko na rin ito ng pamintang durog. Gusto kasi guys ng mga anak ko medyo maanghang. Ayan, kaya dinagdagan ko yung pamintang durog. And then, haluin lang natin ulit yan. Pagkatapos, iluluto natin guys for mga 3 to 4 minutes. Kasi ayoko guys na malabog yung patola natin. Ayan, tatakpan ko lang ng 3 to 4 minutes yan guys. Yun guys, ayan, naka 3 to 4 minutes na tayo. And then, lalagay na natin yung ating dahon ng sibuyas. Ito guys, ano lang to, no? Optional lang tong dahon ng sibuyas. Bali, na sa inyo yun guys, kung ayaw nyo lagyan, pwede rin naman yan. Ayan, nilagyan ko lang siya guys for, parang pampaganda na rin siya, no? And then, masustansya din naman yan guys. Pagkakataong yan guys, luto na yan. Ayan. Papakita ko sa inyo yung ating finished product ng ating miswa patola with bola bola or meatballs. Ayan guys, no? Sarap! So yun guys, no? Bali, ito na yung finished product ng ating miswa patola with bola bola or miswa patola with meatballs. Ayan guys. Ang sarap guys. Napakalasa niya, no? Ayan. Isang simple pero masustansya at masarap na recipe guys. Ayan. Sarap. So yun guys, no, bali nakita nyo na yung way ko ng pagluluto ko ng miswa patola with bola bola, no? Ayan. Napakasimple lang ito guys, iluto. Nakita nyo naman kung gaano lang kadaling iluto, diba? Ayan.
Masarap at masustansya na to guys, no? Dahil meron siyang patola. And at the same time din naman guys eh, masustansya din naman yung ating meatballs. Ayan guys, sana nagustuhan yung way ko ng pagluluto ko ng miswa patola with meatballs. Ayan. Sarap guys. Tinikman ko kanina guys. Ang sarap. Malasang malasa siya. Ayan. Ito guys, ang ulam namin ngayong araw na to. Ayan. So yun guys, bali dito na lang din muna ako mag-end ng vlog. Doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, pakisubscribe nyo na po ako. Pakiclick nyo na rin po yung notification bell ko para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pag vlog. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood sa mga vlogs ko. Hanggang dito na lang po.